Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, bago tayo tumungo sa ating main vlog, mga kamay. So, news update muna tayo. So, alam niyo naman mga kamay, mainit-init pa yung Lucky 9 na Battle of Champions. So, isa dun talaga sa pinaka-abangan si Kangiti, si Step Official Vlog. So, yung iba nagpipredict mga kamay kung ilang araw makagraduate na siya sa 3K. So, sa akin mga kamay, based lang sa prediction ko, maybe mga 20 days credit na po siya sa 3K dollars. So grabe, kumbaga yung impact or suporta talaga ng community or mga viewers ni Kangiti. Grabe ang binibigay sa kanya. So kumbaga yung RPM niya sobrang taas mga kamay, nasa around hindi na po yata bumababa ng 3.5 dollars per 1K. So anyways, yung iba na mga kalahok, si Kuya Noli, si Marjorie, tsaka si Casilo, may potential po yun makagraduate sana sa 3K. For us lang talaga na basta madoble lang po yung magiging views ng kanilang channel. At the same time mga may yung nasa dulo, lahat naman po mga may ng kasali dito sa Battle of Champions, they are all declared as winners. So whatever yung magiging result, panalo na po talaga sila mga may. So kumbaga regardless of what amount ang or revenue ang makukuha nila dito, kasi opportunity wise kumbaga maganda po ang nakuha nilang exposure dito sa Battle of Champions. So anyways, congratulations in advance sa Battle of Champions sa mga contenders. At the same time, sa earnings na makukuha ninyo, yan yung puso of flavor ninyo sa paggagawa ninyo ng content. So eto na mga may, dadako na tayo sa ating pinaka main vlog. So ako naman mga may, ang ginawa ko is dito tayo. Makikita nyo sa thumbnail natin, sa title natin, which is, alam mo nyo na, titingnan natin yung pukumusta natin si Jumper Sniper mga may. Kasi meron akong kinuwang mga videos niya or vlogs niya mga September 2020. So 3 years ago mga may. Isa-isa ko po siya mga may, at ipapakita ko po sa inyo yung potential na estimated revenue niya sa kada video. So antabayan nyo mga may para at least makita nyo po at makita nyo ang naging total estimated revenue, magiging summary natin sa dulo kasi isa-isay natin. At the same time mga may, kumuha din ako ng isang buwan sa Mrs. Jumper Sniper, same month pero different year. So pare sila September, ang isa ay Jumper Sniper Special 2020, tapos Mrs. Jumper Sniper 2022. So ikukumpara po natin mga may kung anong naging kinalabasan o resulta. Kasi ito po yung September 2020, ito ang isa sa pinakamalakas na views or revenue ni Jumper Sniper compared dito sa latest lang, last year lang yata mga may, diba, 2022, September 2022, nung mahina na po. At doon pa siya nag-upload sa Miss Jumper Sniper. Alam niyo naman po na secondary channel lang po ni by Jumper yung channel na yun. So titingnan natin, compare natin mga may, isa-isay natin ang details para malaman nyo po kung ano ang resulta ng vlogs niya. So ngayon gumawa din ako ng tabulation regarding sa vlog duration. So yung maglalaro yung revenue per mil or yung RPM mga may per 1K views. So makikita nyo po sa screen yung vlog duration mga may, yung 1 minute up to 10 minutes mga may, yung RPM yan or yung dollar rate is $1. Pag 10 minutes up to 20 minutes, $2 po ang RPM yan. So yung 20 minutes up to 50 minutes, $3 po ang RPM. So ang 50 minutes up to 120 minutes or onwards, $4 po ang RPM. So yun po ang natin magiging estimation para makuha natin yung estimated revenue ni Jumper Sniper tapos ni Mrs. Jumper Sniper sa kada vlog po nila. So ngayon, at the end of this video mga may, sa dulo, isa-summarize natin yung pinaka total talaga
na ano na revenue nung dalawa, Jumper Sniper September 2020 at the same time Mrs. Jumper Sniper September 2022. At may ano din tayo, magbibigay tayo ng ano ng comments natin tungkol doon. So anyways, ito mga kamay, lahat ng details mapapanood niyo po sa ano sa harapan para masundan niyo po ako mga kamay. So dadako lang tayo mga kamay dito sa pinakauna. Siyempre, sa Jumper Sniper official September 2020 total vlogs details. So dito mga kamay sa September 2020, so alam ko isa to sa pinakamalaki na nakuha niya. So isa-isay natin mga kamay, ha. So meron siyang 37 vlogs dito sa loob ng ano ng sa loob ng isang buwan. So yung unang ano niya, vlog niya, nag-garner po siya o nakakuha siya ng views na 239,000. So minutes niya doon is maabot po ng 21 minutes and 35 seconds. So ang estimated revenue na doon niya doon mamay is $717. So sa second na videos, meron siyang 339. So ang total minutes niya po is nasa 16.07 minutes or seconds. So ang nakuha niyang estimated revenue doon is 678 mamay. Sa third video or upload, nakakuha siyang 170,000 na views. So minutes niya doon or uploads niya is nasa 13 minutes and 37 seconds. So nakakuha siya doon ng estimated revenue mga kamay na $340. So sa pang-apat, nakakuha siya ng 233,000 na views. At yung minutes is nasa 12 minutes and 12 seconds mga kamay. So nakakuha siya doon ng ano, $466 na estimated revenue. Sa panglima mga kamay, nakakuha siya ng 125,000 na views na nasa loob lang ng 3 minutes and 15 seconds ang vlog. At nakakuha po siya doon ng ano, $125 na estimated revenue. Sa pang-anim, nakakuha siya ng ano, 339 views, which is ang minutes po is nasa 26.28 seconds ang vlog niya doon. At nakakuha po siya ng ano, 1,017 na estimated revenue. Malaki po, diba mga kamay? So, number 7 na vlogs niya, nakakuha siya ng 140,000 na views. So minutes ng ano vlogs niya is nasa 17 minutes and 7 seconds mga kamay. So nakakuha siya ng estimated revenue na 280. So pang-8, nakakuha siya ng ano 129,000 na views sa 3 minutes and 57 seconds na vlogs. So nakuha niya yung estimated revenue doon is around $129. So sa pang-9 mga kamay, nakakuha siya ng 227,000 views sa 11 minutes and 36 seconds na vlogs. So ang estimated revenue niya doon is $454. So sa pang-10 na vlogs mga kamay, meron siyang 169,000 na views sa loob ng 7 minutes and 52 seconds. So nakuha niyang estimated revenue doon is $169 mga kamay. So sa 11 vlog o pang-11th vlog, nakuha siya ng 137,000 views. So minutes doon is 22 minutes and 35 seconds. Ang estimated revenue na nakuha niya doon is $411 mga kamay. So sa pang-12, nakakuha siya ng 255,000 views sa 20 minutes na vlog. So ang total or estimated revenue ni Bajaber doon is around $765 mga kamay. So laki di ba? So sa pang-13, nakakuha siya ng 141,000 views sa 25 minutes na and 5 seconds na vlog mga kamay. So ang estimated revenue na nakuha niya doon is $423. So sa ika-14 nakakuha siya ng 240,000 views sa 22.57 seconds na ano na vlogs mga kamay. Ang estimated revenue niya doon is around $720 mga kamay. So sa 15, sa ika-15 na vlog, nakakuha siya ng 106,000 sa 6 minutes and 29 seconds na vlog mga kamay. Ang nakuha niyang estimated revenue is around $106. Sa pang-16, nakakuha siya ng 218,000 na views sa 16 minutes and 49 seconds na vlog. Nakakuha po siya ng estimated revenue na $436 mga kamay. Sa pang-17, nakakuha siya ng 185,000 views sa 20 minutes and 19 seconds sa vlog. Ang estimated revenue na nakuha niya is $555. Ika-18 na vlog mga kamay, nakakuha siya ng 153,000 views sa 8 minutes and 24 seconds na vlogs.
ang estimated revenue niya doon is $153. Sa ika-19 mga kamay, nakakuha siya ng 145,000 na views sa 10 minutes and 25 seconds sa vlogs. So, ang estimated revenue niya doon is $290. So, sa ika-20 na vlogs niya, nakakuha siya ng 202,000 views sa 15 minutes and 29 seconds sa vlogs. So, ang estimated revenue na nakuha niya doon is $404. Sa ika-21 mga kamay, nakakuha siya ng 116,000 na views sa 10 minutes and 35 seconds sa vlogs. So, ang estimated revenue na doon is $232 mga kamay. Sa ika-22 or 22 na vlogs, nakakuha siya ng 198,000 na views sa 16 minutes and 7 seconds sa vlog. At ang yung estimated revenue niya mga kamay is around $396 mga kamay. So, ika-23 na vlogs niya, nakakuha siya, isa to sa pinakamalaki mga kamay, 901,000 na views sa 53.7 or 53 and 7 seconds na vlog. Mahaba po, almost 1 hour. Nakakuha po siya doon ng estimated revenue na $3,604. Malaki po mga kamay. So, di ba? Sa ika-24 mga kamay, nakakuha siya ng 366,000 na views sa 38 minutes and 13 seconds na vlog. Nakakuha siya ng estimated revenue na $1,098. Sa ika-25 mga kamay, isa rin to sa pinakamalaki, 753,000 views sa 32 minutes and 12 seconds na vlog. Nakakuha po siya ng estimated revenue na $2,259 mga kamay. Sa ika-26 na vlogs mga kamay, ito ang pinakamalaking nakuha niya dito sa September 2020. 1.2 million views sa loob ng 23 minutes na vlog. So, ang nakuha niya na revenue ito is $3,600. So, laki din mga kamay, di ba? Sa ika-27 na vlogs, nakakuha siya ng 257,000 na views sa 21 minutes and 33 seconds sa vlog. Ang estimated revenue niya is $771 mga kamay. Sa ika-28, nakakuha siya ng 280,000 na views sa 18 minutes and 52 seconds sa vlog. So, ang estimated revenue niya doon is $560 mga kamay. Sa ika-29 na vlogs niya, nakakuha siya ng 221,000 na views sa 8 minutes and 40 seconds na vlog niya, na videos. So, ang estimated revenue na nakuha niya doon is $221 mga kamay. Sa ika-38 na vlog niya, nakakuha siya ng 135,000 na views sa 8 minutes and 46 seconds na videos mga kamay. So, ang estimated revenue niya doon is $135. So, ika-31st na vlog, nakakuha siya ng malaki din, 450,000 na views sa 17 minutes and 9 seconds na video. So, ang estimated revenue niya doon is $900 mga kamay. So, sa ika-32nd, nakakuha siya ng 130,000 na views sa 8 minutes and 24 seconds na video. So, ang estimated revenue niya doon is $130. Sa ika-33 o 33rd na video niya or vlogs, nakakuha siya ng 299,000 na views sa 25 minutes and 50 seconds na videos. So, ang estimated revenue niya doon is $897 mga kamay. Ngayon, sa ika-34th na video niya, nakakuha siya ng 240,000 na views sa 24 minutes and 2 seconds mga kamay. Ang estimated revenue niya doon is $720 mga kamay. So, ika-35th, nakakuha siya ng 105,000 na views sa 18 minutes and 7 seconds na videos. So, ang estimated revenue niya doon is $210 mga kamay. Sa ika-36th na vlog, nakakuha siya ng 276,000 views sa 34 minutes and 17 seconds na videos. So, ang estimated revenue niya doon, mga kamay, is $828. Ito, yung pinakalasa, ika-37 na videos niya, nakakuha siya ng 187,000 sa 26 minutes and 15 seconds na videos. So, ang estimated revenue niya doon is $561. So, yan po ang total na kinita ni Bajaper. So, kukunin natin summary niya, pinaka-total talaga para makita nyo at papakita natin sa screen natin
yung mga vlogs na yan. 37 vlogs po yan na ano, tinitalye ko mga may. At the same time mga may, dadako na tayo ngayon sa ano, Mrs. Jopper Sniper na September 2022 vlog details, which is makikita nyo rin po sa screen. Isa-isayin po natin. Meron siyang ano, 72 video upload sa kanyang channel dito sa secondary na ano, na channel ni Bajaper, which is ipapakita ko sa inyo isa-isa kung magkano yung naging revenue niya kada vlog, at isasama rin natin sa dulo kung magkano yung total niyan tulad nung kay Jopper Sniper. So sa unang vlog niya mamay, nakuha siya ng 77,000 views, which is nasa ano, yung ano, vlogs niya is nasa 50 minutes and 19 seconds mamay. So, ang estimated revenue na nakuha niya doon is 308. So, sa pangalawa, nakakuha siya ng 90,000 views sa 37 minutes and 1 second na videos, mga may. So, ang revenue niya doon is $270, mga may. So, sa pangatlo, nakakuha siya ng 120,000 views sa 20 minutes and 13 seconds sa videos. So, ang estimated revenue niya doon is $360. So, sa pang-apat, nakakuha siya ng 69,000 views, mga may, sa 25 minutes and 26 seconds na videos. So, ang nakuha niyang estimated revenue niya doon is $207, mga may. So, sa panglima, nakuha siyang 55,000 views sa 27 minutes and 30 seconds sa videos. So, ang estimated revenue niya doon is $165. Sa pang-anim, nakuha siyang 216,000 na views sa 25 minutes and 28 seconds. So, ang estimated revenue niya doon is $648. Sa number 7, nakakuha siya ng 49,000 na views sa 31 minutes and 40 seconds na videos. So, ang estimated revenue niya doon is $147. Sa pangwalo, nakakuha siya ng 293,000 na views sa 31 minutes and 20 seconds. So, ang estimated revenue niya doon is $879. Sa pangsiyam, nakakuha siya ng 336,000 na views sa 30 minutes and 32 seconds na videos. So, ang nakuha niyang revenue niya doon is $1,008. Sa pangsapo, nakuha siya ng 177,000 na views sa 31 minutes and 3 seconds na, ano, na videos. Nakuha siyang estimated revenue na $531, mamay. Pang-onse, nakuha siya ng 41,000 na views sa 28 minutes and 54 seconds na, ano, na videos. So, ang estimated revenue niya doon is $123. Sa pang-12, nakakuha siya ng 86,000 na views sa 32 minutes and 14 seconds na, ano, na videos. So, ang estimated revenue niya doon is $258. Sa pang-13, nakakuha siya ng 150,000 na views sa 32 minutes and 10 seconds na vlogs o videos. Nakakuha siya ng estimated revenue na $450, mga may. So, pang-14, nakakuha siya ng 194,000 na views sa 37 minutes and 32 seconds na, ano, na videos. Meron siyang estimated revenue na $582. Sa pang-15, nakakuha siya ng 71,000 na views sa 34 minutes and 40 seconds na, ano, na videos. So, ang estimated revenue niya doon is $213. Sa pang-16, nakakuha siya ng 88,000 na views 34 minutes and 57 seconds na upload or videos. So, estimated revenue niya doon is $264. Pang-17, nakakuha siya ng 54,000 na views sa 21 minutes and 16 seconds na, ano, na uploads or videos. So, ang estimated revenue niya doon is $162. Sa pang-18, nakakuha siya ng 95,000 na views sa 36 and 16 seconds na uploads o videos. Meron siyang estimated revenue na $285. Sa ika-19, nakakuha siya ng 115,000 na views sa 29 minutes and 53 seconds na, ano, na videos. So, ang estimated revenue niya doon is $345. So, sa ika-20 na videos niya o uploads, meron siyang 63,000 na, ano, na views sa 25 minutes and 8 seconds na, ano, videos. Nakakuha siya ng estimated revenue na $189. Sa ika-21, nakakuha siya ng 82,000 na views sa 40 minutes and 27 seconds na, ano, na videos. So, ang nakuha niyang, ano, revenue doon is $246. So, sa ika-22, nakakamay, madami to. Meron siya nakakuhang, ano, nakuhang 179 na views sa 1 hour and 51 minutes and 9 seconds na videos.
malaki po o mahaba to. So ang nakuha ng estimated revenue niya doon is $716. Sa ika-23, nakuha siya ng 97,000 na views sa 45 minutes and 20 seconds na ano na videos. So ang estimated revenue niya doon is $291 mamay. Sa ika-24, nakuha siya ng 70,000 na views sa 30 minutes and 50 seconds sa videos. Nakuha siya ng estimated revenue na $210. So ika-25 mamay, nakuha siya ng ano ng 97,000 na views sa 1 hour and 14 minutes and 52 seconds na upload. So mahaba din mamay. Ang estimated revenue niya doon is $380. So sa ika-26, nakakuha siya ng ano 66,000 na views sa 41 minutes and 4 seconds na ano na videos. So meron siyang estimated revenue na $198. So sa ika-27, nakakuha siya ng ano 156,000 na views sa 35,000 na sa 35 minutes and 25 seconds na videos. So meron siyang estimated revenue na $468. So sa ika-28, nakakuha siya ng 73,000 na views sa 38.40 seconds na na videos. Meron siyang ano estimated revenue na $219. So sa ika-29 na video, nakakuha siya ng 95,000 na views sa 26 minutes and 39 seconds na ano na videos. So meron siyang estimated revenue na $285. So ika-38 mamay, nakakuha siya ng 99,000 na views sa 1 hour and 18 minutes and 17 seconds na ano na videos. Nakakuha siya ng estimated revenue na $396 mamay. So ika-31st mamay, nakakuha siya ng 77,000 na views sa 38 minutes and 47 seconds na videos. So estimated revenue niya doon is $231. So sa ika-32nd na videos, meron siyang 78,000 na views sa 31 minutes and 30 seconds na videos. So ang estimated revenue niya doon is $234. So ika-33rd o 33 na upload niya, nakakuha siya ng 63,000 na views sa 45 minutes and 3 seconds na uploads. So ang revenue niya doon is $189. So ika-34 mamay, nakakuha siya ng ano 108,000 na views sa 31 minutes and 54 seconds na ano na videos. So ang estimated revenue niya doon is $324. So ika-35 mamay, nakakuha siya ng ano 137,000 na views sa 44 minutes and 45 seconds na videos. So ang estimated revenue niya doon is $411. So ika-36, so nasa kalahati na tayo mamay, 147,000 na views sa 42 minutes and 12 seconds na ano na videos. Nakakuha siya ng estimated revenue na $441 mamay. So dadako na tayo sa ika-37 mamay, meron siyang 129,000 na views sa 1 hour and 8 minutes and 56 seconds na ano na videos. So ang estimated revenue niya doon is $516. So ika-38, nakakuha siya ng 230,000 na views sa 1 hour and 30 minutes and 21 seconds na videos. Nakakuha siya ng estimated revenue na $920 mamay. So ika-39, nakakuha siya ng 73,000 na views sa 23 minutes and 24 seconds na ano na videos. So ang estimated revenue niya doon is $219. So sa ika-40 mamay, nakakuha siya ng 90,000 na views sa 26 minutes and 11 seconds na video. Nakakuha siya ng ano revenue na sa $270 mamay. So sa 41, nakakuha siya ng 92,000 na views sa 55 minutes and 37 seconds na video. Nakakuha siya ng revenue na $368. Sa ika-42 mamay, nakakuha siya ng 25,000 na views sa 9 minutes and 21 seconds na video. So ang estimated revenue niya doon is $25 mamay. So itong isa sa pinakamababa na nakuha niya na revenue doon sa channel niya sa Mrs. Japper Sniper. So sa ika-43 na videos mamay, nakakuha siya ng 91,000 na views sa 1 hour and 3 minutes and 36 seconds na video mamay. Nakakuha siya ng estimated revenue na $364. So ika-44, nakakuha siya ng 47,000 na views sa 48 minutes and 34 seconds na video. Nakakuha siya ng estimated revenue doon na ano na $141 mamay. So ika-45 na vlogs or uploads, nakakuha siya ng 102,000 na views sa 53 minutes and 18 seconds na videos.
So ang estimated revenue na nakuha niya doon is $408 mamay. Ka 46, nakakuha siya ng 111,000 na views. Sa 49 minutes and 12 seconds na upload, nakakuha siya ng revenue na $333. So ika 47, nakakuha siya ng 60,000 na views sa 33 minutes and 3 seconds na videos mamay. So ang estimated revenue niya doon is $204. Ika 48, nakakuha siya ng 113,000 na views sa 36 minutes and 3 seconds na na videos, which is nakakuha siya ng estimated revenue na $339. So ika 49, nakakuha siya ng 90,000 na views sa 44 minutes and 54 seconds na videos. Ang estimated revenue na nakuha niya doon is $270 mamay. So ika 50, nakakuha siya ng 96,000 na views sa 58 minutes and 48 seconds na video. Nakakuha siya ng estimated revenue na $384 mamay. So ika 51, nakakuha siya ng 89,000 na views sa 37 minutes and 12 seconds na videos. Nakakuha siyang estimated revenue na $267. So ika 52nd o 52 na vlogs, nakakuha siya ng 112,000 na views sa 30 minutes and 12 seconds na na upload or videos. So ang estimated revenue na nakuha niya doon is $336 mga may. So sa 53 na videos, nakakuha siya ng 102 na views. Ang minutes noon is 52 minutes and 18 seconds na videos. So ang estimated revenue niya doon is $408. So ika 54 mamay, nakakuha siya ng 89,000 na views sa 25 minutes and 41 seconds na videos. So ang estimated revenue na nakuha niya doon is $267 mamay. So ika 55 na uploads niya, nakakuha siya ng 83,000 na views sa 41 minutes and 9 seconds na vlog or videos. So ang revenue na nakuha niya doon is $249. So ika 56, nakakuha siya ng 99,000 na views sa 37 minutes and 19 seconds na videos. So ang revenue niya doon is $297. Ika 57, nakakuha siya ng 77,000 na views sa 1 hour and 3 minutes and 13 seconds. So ang revenue na nakuha niya doon is $308 mga may. So ika 58, nakakuha siya ng 89,000 na views sa 33 minutes and 59 seconds na video. So ang estimated revenue niya doon is $267. So ika 59, nakakuha siya ng 145,000 na views sa 45 minutes and 58 seconds na videos, which is nakakuha siya ng revenue na $435. So ika 68 na videos mga may, nakakuha siya ng 109,000 na views sa 42 minutes and 48 seconds na videos, which is nakakuha din siya ng estimated revenue na $327. So ika 61, malapit-lapit na tayo sa pagkatapusan ng video. So meron siyang sa 61 na videos, nakakuha siya ng 137,000 na views sa 1 hour and 7 seconds na videos. Ang estimated revenue na nakuha niya doon is $548. So ika 62, nakakuha siya ng 19,000 na views sa 27 minutes and 6 seconds na videos. So ang nakuha niyang estimated revenue doon is $57. So mababa din maamay. So ika 63 na videos, nakakuha siya ng 74,000 na views sa 30 minutes and 21 seconds na video. So ang total estimated revenue niya doon is $222. So ika 64, nakakuha siya ng 20,000 views sa 1 hour and 18 minutes and 4 seconds na uploads or videos. Ang estimated revenue na nakuha niya doon is $80 mga may. Ika 65 mga may na uploads, nakakuha siya ng 77,000 na views sa 42 minutes and 47 seconds na video. Ang estimated revenue na nakuha niya doon is $231. Ika 66 mga may, nakakuha siya ng 92,000 na views sa 35 minutes and 44 seconds na videos, which is ang estimated revenue niya is $276 mga may. So ika 67, nakakuha siya ng 129,000 na views sa 47 minutes and 53 seconds na videos. Ang revenue na nakuha niya doon is $387. So ika 68 mga may, nakakuha siya ng 136,000 na views sa 37 minutes and 29 seconds na videos, which is nakakuha siyang estimated revenue na $408 mga may. Ika 69, paborito ko. So meron siyang 60,000 na views
sa 41 minutes and 41 seconds na ano na videos. So nawa yung revenue niya doon is $180. Ika 70. So malapit na matapos. Meron siyang 57,000 na views sa 43 minutes and 13 seconds na videos, which is na nakakuha siyang revenue na $171. So ika 71 mamay na videos, nakakuha siya ng 133,000 na views mamay sa 33 minutes and 56 seconds na videos, which is ang estimated revenue niya doon is $399. Ito ang pinakalas, 72 na videos mamay, nakakuha siya ng 344,000 na views. So 20 sa 25 minutes and 32 seconds sa videos, which is ang estimated revenue niya doon is around $1,032. So yan po ang kabuuan ng Mrs. Jopper Sniper sa loob ng September 2022 na approach niya. So 72 na vlogs po yan. So ngayon, isa-summarize na natin yan, which is makikita nyo po dyan sa ano, sa harapan nyo. Yung Jopper Sniper mamay, na main account ni by Jopper, tapos Miss Jopper Sniper, i-compare po natin mamay. Yung views difference po nila, yung Jopper Sniper, nasa ano po yan, 10 million and 6,000 views. So, ang sa Miss Jopper Sniper mamay, is nasa 7,692,000 na views. So, ang views difference nila is nasa 2.3 million. So, mas malaki ang, mas marami ang uploads ng Mrs. Jopper Sniper compared dun sa Jopper Sniper na nasa 37 lang po mamay. So, pag kinuha natin yung ano, estimated revenue niya by the views, yung total, yung sinabi ko kanina mamay, eto, yung sa Jopper Sniper mamay, meron siyang estimated revenue na 25,760 for the whole month po yun ng September 2020 mamay, which is pag kinumbert po natin yan sa Philippine peso sa ano, sa palitan po na 55.54 ng ginawa ko po to mamay, that's around yung gross po mamay is 1,430,710.40 pesos sa Philippine peso po yun mamay. Dito naman sa Mrs. Jopper Sniper, mamay, which is ang estimated revenue niya by the views, is pumalo po siya ng $24,554. Pag kinubert po natin yan sa Philippine peso, that's around 1,363,729.16 pesos, mamay. So, kung susumain nyo, mamay, medyo close lang po sila sa revenue. Yung 2020 September, 2022 September kay Miss Jopper Sniper. So, ang difference lang po mamay is regarding sa uploading. Mas marami po ang in-upload ni Miss Jopper Sniper, tapos mahaba po dun yung mga vlogs. So, meron pong mga vlogs dun si Jopper na ano, na more than 1 hour, basta mahaba pong vlogs ni doon para mahabol niya po yung ano, yung ano, yung kasi bagsak po ang views mamay, kung makikita nyo nasa 70 plus lang ano ang nakukuha niya na ano, na views. So ginawa ni Wejaper, mas dinamihan niya po ng ano ang pag-upload sa ano, sa isang araw, tas mas sinabahan niya yung duration ng mga uploads niya compared dun sa Jopper Sniper nung September 2020. So kumbaga, ang ini-emphasize ni Bajaber, pag dinamihan mo ang pag-upload sa ano, sa ano, sa isang channel o sa channel mo mismo, may potential talaga at tinabahan mo, may potential talaga na magkaroon talaga ng maayos na earnings mamay. Ganyan pong ano ang diskarte niya. Lalong-lalo na pag ikaw, pag nalaman mo na yung ano, yung sistema at meron kang inahabol na revenue sa isang araw at pag hindi mo siya na nakuha sa isang vlog, ang gagawin mo is mag-upload ka ulit ng panibagong vlog para ma-reach mo yung target mo sa isang araw. So, ganun po ang ginawa niya ni Bajaber dito sa Mrs. Jopper Sniper. Although maraming nga lang vlog, mamay. Pero at the end of the day, mamay, halos tumatapat lang po siya sa, ano, sa revenue na nakuha niya dun sa kalakasan niya last September 2020, mamay. So, yun po yung ano, yung buod ng topic natin, mamay. Which is, tingnan nyo, halos papantay lang. Mataas na ng konti yung sa Jopper Sniper.
nasa ano lang yata to, around nasa 60,000 plus na ano na difference sa when it comes sa ano sa Philippine peso ba may. So yun po ang kagandahan ng ano ng vlog na to, at napakita po ko po sa inyo yung estimated revenue niya po sa kanyang main channel at sa secondary channel niya. So malakas tsaka itong Mayna, anong ginawa niyang diskarte? More uploads, inabahan niyo pinala niya yung vlog duration para mas malaki yung ano, makuha ang revenue. So konti man ang views pero mas maraming commercial mga kamay. Yun po, yun po nagtitrigger para lumaki ang isang ano RPM ng isang ano vlogger mga kamay. So paano yan? Napakita ko naman sa inyo mga kamay. So yan po ang diskarte. Pag once na bumabagsak po ang views ng isang content creator, gumawa kayo ng ganitong ano diskarte mga kamay para at least mano ma-cover up nyo yung ano yung may ng views para ma-reach niyo yung mga target niyo sa ano sa inyong channel pag meron kayong ano in-aim na amount, certain amount sa isang araw. So gayahin niyo pong ano ginagawa ni ano ni Jabber Sniper sa kanyang diskarte ba may. So yun lang po sa akin mga, based lang po yun sa assessment ko ah sa diskarte niya po. Hopefully magtugma kami sa ano sa sinabi ko dito at sa ginagawa niyo mismo sa ano sa kanyang channel. So anyways mga may, sobrang haba nitong vlog at sobrang thank you sa mga panood dito at alam ko ano by details tayo na yung ginawa natin dito sa ano sa vlog natin. Hopefully ano nagbigay sa inyo ng ano maayos na impormasyon may at nakita niyo na yung ano takbo ng ano ng channel ni ano ni by Jabber. So hindi man tayo ano actual mismo na revenue kasi ang actual talaga nandoon sa kanya. So estimated lang tayo sa ano sa kanyang channel. Which is, alam ko po, medyo ano ko dito. Close ako dito. So, paano yan mga kamay? So, banting ko po sa lahat ng manood at mga panood nito. At salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat ng organic at mga bagong subscribers sa lahat ng grupo. Sobrang thank you po. At lagi pong paalala ni Bidogs mga kamay. Abahan nyo po panood ng vlog sa atin. And don't skip ads kasi dyan po kami ma-establish ang aming channel. Salamat po mga kamay. Ano yan? See you sa next vlog po natin, mga kakamay.